nanya ay laging tawagin at siya'y nakikinig sa bawat hinahis. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Manalig Ka, ang isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. Tayo po ay napapakinggan ngayon sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin sa Nose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.org and www.rngonline.org at sa Facebook account ng ating programa www.facebook.com/manaligka2006. Sa ngalan po ni Father Bong Romano, ito po ang inyong host ngayong araw na ito, si Reverend Paul P. Silva. At ngayon po ay mapalad tayo dahil may guest tayo at sila na po ang magpapakilala sa kanilang sarili. Yeah, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako nga po pala Sister Alma D. sa Panto OP at dati po akong nakasign dito sa San Jose Nueva Ecija. At sa kasalukuyan, ako po ay nakasign ngayon sa Pampanga sa Holy Rosary Parish bilang Head on Formation at Intra po sa amin pong... Ako naman si Sister Bless at hindi naman ako bisita dito kasi mainstay ako ng programa na Manalig Ka. Magandang umaga sa lahat. Okay, maraming salamat po. Welcome back dito, Sister Alma. Salamat, Brother Paul. Bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin na pangungunahan ni Sister Bless. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon po ay pakinggan natin ang Ebanghelyo ngayong linggo na ito na aking babasahin. Sumainyo niyo ang Panginoon at sumainyo niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nanggugulumihanan? Bakit nag-aanilangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa, nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha. Tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw, kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyong noon nakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Huwag po kayong aalis at babalik po ang ating programa sa ilang paalala. You can fill the darkness with just one flash of light. Break the silence with just one word. One defiant start to revolution. One life can save the world. On the steps of Washington, sprinkled like confetti, thousands of people sing, "We shall overcome." The preacher shouts, "Let freedom give his life for what he believed." You can be a witness, you can be a prophet, you can make the whole world believe. Break the strongest fortress, change the way the world thinks. You can build a bridge where foes can meet. Hope for the future, shout it, don't wait. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pong muli si Reverend Paul Silva. And Sister Almadie sa Panta OP. At si Sister Bless. Maraming salamat po sa
pag-i-stay sa amin, ano? Napakinggan po natin ang ebanghelyo ngayong araw. Ito ay mula kay San Lucas, ano? Kung napansin po natin, sister, tsaka yung ating mga tagapakinig, ano? Yung itong past days after the resurrection of Christ, ano? This is the, ano, yung series of appearances of Christ sa mga alagad, ang pagpapakita ng Panginoong Jesucristo sa mga alagad. Minsan, dito po sa ebanghelyong ito, may nais akong bigyang punto, ano? Dalawang punto na nais kong bigyan. Siguro sa una, sister, pag-uusapan natin sa unang punto natin dito sa first segment na ito. Then pangalawa, mamaya, ano, yung pangalawa nating point. Yung una po, sabi ko kanina, this is the series of appearances of Christ sa mga disciples, ano? Sunod-sunod na pagpapakita ng Panginoong Jesucristo. And it conveys a message to us, ano, yung pagpapakita niya ng Panginoong Jesucristo sa atin. Para bang sinasabi niya, I never left you, ano? I was always there and I've been there and I'm here, ano? Nandito ako, kasama ko kayo parate, ano? Yun gusto nating yun ang gusto kong bigyan ng linaw ngayong ating talakayan ngayon dito sa programang ito. At pangalawa, kapag nagpapakita siya, sister, mayroon po siyang mensahe at sinasabi. Katulad dito, sabi niya, nung nagpakita siya sa mga alagad, sumain niyo ang kapayapaan, sabi niya. At doon sa pinaka last na sinabi sa gospel, ang sabi niya, saksi kayo sa lahat ng bagay na ito, sabi niya. So bibigyan din natin ng linaw yung mga bagay na yon, ano. Dalawang punto po ang pag-uusapan natin at pagninilayan natin ngayong araw na ito. Unang-una, yung presence. Yung presence, okay. Sister. Okay. Ako, bago ako pumunta sa talakayan tungkol sa presensya, gusto ko munang bigyan ng daan itong ang pagpapakita ng Panginoon, medyo nag-iba na siya, Reverend. Mm-hmm. Tsaka sister, di ba? Mm-hmm. Kasi noong bago siya mamatay, noong 3 years nakasama siya ng mga alagad, physically, walang milagro yun. Yung bang nakikita ng mga alagad na natutulog siya, nagdadasal, naglalakad, nagsasalita, gumagawa ng mga himala, at galing sa mga may sakit. So, nakikita nila yon. Physically, kitang-kita yon. Ngayon, pagkatapos ng muling pagkabuhay, nag-iba ang pamamaraan ng pag-a-appear ng Panginoon sa mga alagad. Ito yung kasi glorified Christ na ito. Kaya, kahit nakapinid ang pinto, nakakapasok siya. Kahit nagtatago yung mga alagad sa isang lugar na hindi maaaring madaling makita ng mga tao, nakakapasok siya. At ang palaging greeting dito, peace be with you. Parang ito, ayon sa mga komentaryo ng mga biblical scholars, sinasabi dito na, yung sinasabi ni Reverend kanina na, actually, parang sinasabi ni Jesus sa mga alagad, hindi naman ako umalis. Mm-hmm. Parang nandito pa rin ako. Kaya nga lang ang presensyang ito ng Panginoon, nag-iba na rin siya in terms of parang kung bigyan natin siya ng description, nag-iba na rin siya. Pero presence, andoon siya. Kung titingnan natin, pareho lang siya ng ibig sabihin, kaya lang nag-iba siya ng form. Mm-hmm. So, yung presensya niya noon sa mga tao at sa mga alagad, kitang-kita yon. Visually, nakikita yon. Pero ngayon, ibang-iba na. Dahil nga, nag-iba na rin ang kanyang pagkatao. Glorified Christ na siya. Pero gusto kong bigyan ng linaw. Yung bang nakakamangha, yung presence niya na hindi naman talaga siya umalis. Kahit kung titingnan natin sa ating panahon ngayon, hindi, nandyan siya. At hindi talaga siya umaalis. Kaya lang kung minsan, tayo na eh. Hinahanap natin siya sa lahat ng bahay, kahit saan pa tayo minsan pumupunta pa tayo sa Lord's para hanapin yung Panginoon. Pero actually, in reality, the Lord is with us always and forever. He will be with us. That's
yun ang ano ko, yun ang paningin ko doon sa presence na yan. Hindi matatapos yun. Talagang ang Panginoon ay palaging nasa atin. Mm-hmm. Salamat, Sister. Kaganda ng inyong sinabi. Si Sister Alma, baka may ibabahagi sa atin tungkol sa ating pagninilay na ang presensya ng Panginoon. Ako naman, yung word na presence, alam ba niyo na kahit saan, kapag yung word na presence ay talagang dinamhan mo to at titignan mo yung pakahulugan nito, talagang makikita nitong kahulugan na sa lahat ng bagay, ang presensya ng Panginoon ay talagang nangingibabaw. Halimbawa ngayon, ay napunta ko ngayon dito sa San Jose, no, Nueva Ecija. Ang dahilan ay para magkaroon lang ako ng day of prayer dito. Mm-hmm. So kung tutusin, ang layo, brother, Reverend Paul and Sister Bless. Imagine galing pa ako ng Pampanga. And then dito pa ako magde-day of prayer. No? Pero habang ako ay nagbibiyahe, alam ko na ang Panginoon ay talagang kasama ko. No? Nararamdaman ko yung presensya niya. Kasi para sa akin, yung pagdarasal naman, ay hindi lamang kinakailangan na pumunta ka pa sa isang lugar, sa tabernacle, para magdasal. And even sa bus, o kaya kahit saan ka lang, ay mararamdaman mo na yung presensya ng Panginoon. At ang isang sa dahilan sa aking pagpunta rin dito, yung para mapasyalan ko rin yung mga taong nakasama ko dito, mm-hmm. no, bilang isang missionary dito. At para na rin na mapuntahan ko yung aking foster family, na kung saan yung maramdaman pa rin ang aking presensya sa kabila ng aking pag-alis dito sa Nueva Ecija. So parang ang Panginoon ganun din, no, kapag kahit na minsan akala natin wala siya sa piling natin, hindi natin siya kasama, pero ang katunayan ay lagi siyang nasa tabi natin na hindi tayo diiwanan. Tama. Talking about yung presence nga, naalala ko, Sister, habang nagsasalita kayong dalawa ni Sister Bless, yung presence ng presensya ng Panginoon sa ating buhay. Nandun siya eh, no? In our high moments, na sinasabi nating high moments, yung kapag masaya tayo, pag maligaya tayo, when we are filled with joy in our hearts, when we succeed, ano? Kapag nagtagumpay tayo, nandun ang Diyos. Mm-mm. And even more, nandun ang Diyos kapag when you are in down low moments, yes, kapag ikaw ay may problema, kapag may ikaw ay dinaranas na matindi sa buhay, when you are in pain and in sorrow, nandun din ang Panginoon. Gusto kong isa-isahin ito, Sister. Itong nandiyan ang Panginoon, nandito kasama natin ang Panginoon kapag nasa high points, high peaks tayo ng ano, ng buhay natin, no. I would like to share a story para mas magiging malinaw kung anong gusto kong ipunto. Minsan daw may namatay na tao, ano, na nagpunta sa langit. Mm-mm. Tapos tinur ng isang angel, ano, doon sa isang room, binuksan niya, sabi niya, ano to, sabi ng taong napunta sa langit. Bakit parang punong-puno ng documents, ng mga papel, sabi niya. Ah, yun yung mga prayer request, sabi daw ng ano, ng angel. Pangalawang room, pinuntahan nila, ay, parang punong-puno din ah, sabi. Ano ba ito, sabi niya. Ah, yun yung mga granted prayers ng Diyos, ng request, ginrant ng Panginoon, sabi niya gano'n. Eh yung pangatlong room daw, sabi, halos walang laman, walang ni walang alos. Siguro meron mang papel, pero konti lang, pero hindi ganun talagang kadami. Di kagaya nung dalawang unang na napuntahan nilang room. Tapos tinanong ng tao sa kanya, sabi niya, ano naman po ito, bakit parang wala laman? Nalungkot daw yung anghel, sabi niya. Yan ang mga letter of thanksgiving. Kukunti lang, no, Rev? Yung punto ko lang dito, sis, mga sisters, kapag smooth sailing sa buhay, smooth sailing ang buhay natin, kapag smooth flowing, ano, para bang we do not know God, ano? Kasi isa sa nakapag-struck din sa akin sa Ebanghelyo, hindi nila nare-recognize eh, ang Panginoon eh. Siguro sabi mo nga isa sa reasons, nag-iba na siya, come on, sister. Pero iba, hindi nila ma-recognize, they do not recognize Christ. In our life, kapag halimbawa smooth sailing ang nararanasan natin, may tendency tayo eh na makalimutan ng Diyos, no, yung presensya ng Diyos sa buhay natin, na siya naman talaga ang dahilan bakit tayo nag-succeed, bakit natin nalampasan ang mga problemang ito, ano. Yun ang tendency natin. We do not recognize the presence of God in our life. Precisely, and, Reverend. Ano, yung bang pag nasa peak ng happiness tayo, yes. Nakakalimutan natin siya.
Parabang we are in control of ourselves. That's right. Yung tarang, parang ang nangyari sa atin dahil sa pagsisikap natin, dahil sa kung yumaman ka, dahil nga sa yung pagsisikap mo sa buhay. Pero in reality, it's still Jesus. Mm-hmm. Diba? Yung parang merit mo, ng dahil sa akin. Oh, totoo po yun na pinagsumikapan mo. Pero lahat ng bagay na yon totoo. Ang Panginoong Jesucristo lang yung dahilan. And then second po, sabi ko nga, yung God is even more present in our down moments. Mm-mm. And especially then, may tendency tayo na we do not recognize the Lord when we are in our down moments. Siguro, I keep on recalling, sister, yung nangyari dati sa atin na dumating na pagsubok sa Pilipinas, yung Tacloban Yolanda. Yolanda, no? Sa inyo yun, sister. You can speak. Taga dun ako, Reverend. Sister. Taga dun ho si sister. Siguro, sister, nung time na yon, you were asking yourself, yung where is God in all these things? In all this what is happening to us? Nagkaroon ka ba ng pagkakataon na, alimbawa, makasalamuha, madinig sa mga tao yon, sister? Actually, yung experience ng Typhoon Yolanda sa Leyte, kasi taga doon nga ako, doon nag-second landfall yung Baguio, doon sa mismo sa town ko. Mm-hmm. Ngayon, nung pumunta ako doon, parang, alam mo, I lost the landmarks. Hindi ko nga alam kung saan nakatiri yung bahay namin. Mm-hmm. Pero, ako nagtanong din ako, parang, where is God in this experience? Yes. Nasaan siya? Why would He allow thousands and thousands of people to die? Mm-hmm. Why would He allow livelihood to be destroyed? Mm-hmm. Why would He allow yung mga bahay na nasira? Bakit? Bakit niya allow yun? At first, nagtanong din ako noon. Yes. Meron bang Diyos? Mm-hmm. Bakit? Anong klaseng Diyos ito? Mm-mm. Pero alam mo, parang nagtapik sa akin noon, yung pananampalataya mismo ng tao. Mm-mm. Mm-mm. Sa baryo namin, pagdating ko, immediately nag-organize kami ng rosaryo sa buong baryo. At ang tanong ko sa mga tao, kumusta na kayo? Alam mo, ang lahat sila sinasabi dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya sila malakas. Pero sa aming kasing baryo, walang namatay. Mm-mm. Walang life casualty. Mm-mm. Kaya lang, nasira lahat ang bahay. Kaya, yun, kung hindi dahil sa... Ito, actually, ito yung... Yun ang pagkakataon na lahat ng tao tumawag sa Diyos. Mm-mm. Yung parang gano'n na naalala lang ba natin siya kung nasa ganung kalagayan tayo. Tama. Oo. Tama. Yun, striking sa akin yun. Kasi sabi ko nga, yun ang panahon na ang mahirap at saka mayaman, pareho lang sila. Oo. Kasi ang mga mayaman, nakikiagaw din ng pagkain sa pila. Mm-mm. Just as yung ginagawa yun ng mga mahihirap. Mm-mm. Wala silang bahay, lahat. Mahirap, mayaman, walang bahay, nasira lahat. Pero yun nga, ang mga tao dumagsa sa simbahan, kahit mga sira-sirang simbahan, dumagsa sila, nagdasal sila. Sabi nga ng mga taga sa amin, talagang dasal sila ng dasal. Sabi nila, Diyos ko, kung ito na yung huling ng buhay namin, okay lang. Ang point ko doon na, ang mga tao, lahat ng tao nagdasal, dahil sa tragedy na yun. Alam mo, nakikita ko habang kinakwento ni sister, parang nakikita ko na yung nangyari. Hindi na niya makalimutan na iiyak pa siya sa kwentong yun. Pero alam mo, Reverend Paul at sister, yung nakita ko sa istorya naman ni Sister Bless, na kung saan yung presensya ng Diyos ay talagang buhay na buhay. Mm-hmm. Kung tatanong mo kung paano, kasi maraming mga instrumentong binigay ang Diyos doon sa oras na iyon. Kasi imagine, ang dami mga tumulong na mga tao, hindi lamang mga Filipino, even yung ibang bansa pa, no? Pumunta pa sila doon para talagang yung pakikiisa ng bawat isa sa atin, no? Talagang
na nagumpay doon yung pakikiisa at saka yung pakikiramay ng bawat isa sa atin. Hindi lamang tayo mga Pilipino. Oo, tama. Mas nakakakilabot nga, sister, yung aftermath. Mas nakakakilabot yung mga, sabi ko nga, yung mga tent, ano, na mga tent na iba't ibang bansa ang may pangalan, United States, People's Republic of China, na may conflict pa tayo nun sa mga sa China, no? Pero nandun sila, and then Korea, Germany, yun yung mas nakakakilabot na para bang, at first I asked God really, kung nandito ka ba itong nangyari ito? And when upon seeing these things, no, yung mga tumutulong, I knew that God was there. Mm-hmm. And He used these people, ano, to help us sa pagkakataong yun, sa mga nangyari sa buhay natin. Mm-hmm. Sometimes we have the tendency na, oo, tama lang naman na, normal lang na magtanong, no, sister, na nasaan ba ang Diyos. Mm-hmm. Sometimes we recognize God, makikita natin ang presensya ng Panginoon sa mga taong pinapadala niya sa atin, ano, through people who help us, para malampasan natin ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Napakaganda po ng talakayan natin, sister, pero ubos na yung ating oras. Kaya sana po ay huwag po kayong aalis at ipagpapatuloy po natin ang ating sama-samang pagninilay sa ating pagbabalik dito pa rin sa ating programang Manalig Ka! Let the weak
Maraming salamat po sa inyong pananatili sa ating programa. At ngayon po, nagbabalik po ang ating programang Manalig Ka. Ito pong muli si Reverend Paul Silva. Sister Alma D sa Panta OP. At si Sister Bless. Parang mukhang kompleto buong pangalan. Yes, sister. Talagang inaano ko yung pagiging Dominican. Kailangan kompleto daw, sister. Kasi brother, ay Reverend Paul, pag tinatanong ako, ano ba yung OP? Sabi ko, isa lang ibig sabihin, no? Sabi ko, aside sa pagiging isang order of preachers, obviously okay. Pretty. Yeah. May ibang meaning pala yan. Kaya pag sinabi na lang out of place, wag naman yun. Nasa ikalawang punto na po tayo sa ating pagninilay, sister. Yung una po na pag-usapan natin na kanina lang, yung presensya ng Panginoon sa ating buhay in our high peak moment of our life, and in even more in our down moments of our life. Ano? Ngayon po, di ba, sabi natin, in every appearance of Christ sa mga alagad, may sinasabi siya, ano? May iniiwan siyang salita. And this time again, sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At panghuli, sabi niya, saksi kayo sa lahat ng bagay na ito. At gusto nating bigyan ng linaw at pagninilay itong sinabi ng Panginoong Hesukristong ito. Ano? Palagi ko may naisabihin si sister dun sa una na sinabi ng Panginoong Hesukristo, peace be with you, sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Okay, so yung word na sumainyo ang kapayapaan, di ba kapag sinabi yun sa mga apostles, no? Siyempre kung sasabihin mismo ng Panginoon sa atin yung peace be with you, siguro ang saya-saya ng pakiramdam natin. Mm-mm. Pero mas lalong magiging mas makahulugan ito kung ang kapayapaan na natanggap natin mula sa Diyos ay ibibigay din natin sa iba. Mm-mm-mm. Na kung saan itong ating mundo na ginagalawan ay puno siya ng kapayapaan. At ang kapayapaan ito, kung mayroon tayong kapayapaan ng ating puso at isipan, siguradong tayo ay magiging tahimik, talagang magagawa at maayos ng ating mga ginagawa pag may mission. Kasi ang taong walang kapayapaan sa puso, marahil minsan hindi makakatulog yan, Reverend Paul, no? Maraming iniisip, lalo kapag may problema. Pero kapag ang kapayapaan ito talagang nasa puso natin, no? Talagang makikita at mararamdaman ng ibang tao rin ang kapayapaan na meron tayo na nanggagaling sa Diyos. Mm-mm. Kapag alam na alam mo na buhay ang Diyos, na kasama mo ang Diyos, kapag payapa ka. Oo, tama rin. May kasabihan tayo, 'di ba, yung eye in the storm, sabi. Mm-mm. Yung eye daw ng bagyo, napaka-peaceful niya. Pero yung napasa calm. Mm-hmm. And then yung nasa nakapaikot sa kanya, yun yung magulo. Mm-hmm. kahit delikado. Mm-mm, kahit napakagulo, whatever ano chaotic event that is happening around you, pero ikaw, you are still at peace. Mm-hmm. Because you know God is there. Yes. Yung presensya ng Panginoon nandun. Mm-hmm. Ano? Kung mapapansin natin, never na sinabi niya ang peace be with you nung 3 years na ministerial ano niya. Uh-oh. Never na sinabi niya ito sa mga alagad, di ba? Sinabi lang niya ito after the resurrection. Yes. Sa tingin ko kasi, bakit niya sinabi, pag tuwing nagpapakita siya sa mga alagad, peace be with you. Para sa akin, that was an assurance. Mm-hmm. And to console them. To assure them na, andito ako, buhay ako. Kasi ang mga alagad, di ba, natakot sila, namangha sila. Yun ang expressions ng itong mga alagad na ito. Yun ang pinakita nila after the resurrection. So, pag sinabi niyang peace be with you is to assure the apostles na andyan palagi siya. Mm-hmm. At para pawiin ang kanilang pagkatakot. At ayusin ang kanilang pagkamangha na huwag na kayong mag-alala, nandito na ako. Mm-mm. Ako ito, di ba? Eh minsan nga, pinakita pa niya yung mga sugat niya. Tingnan niyo, di ba? Ako talaga ito. Mm. At saka, napaka-consoling naman pag sinasabi niya ito, peace be with you. Yung mga alagad, sinasabi ng Ebanghelyo, hindi na sila nagtanong. Mm-mm. Nobody dared to ask who he was. Kasi alam na nila, si Jesus yun. Mm-mm. Yung sinasabi mo kanina, at saka sinasabi ni sister na, pag naramdaman natin yun yung kapayapaan ng Panginoon, actually, hindi man tayo matatakot. Mm-mm. Oo, parang handa tayong maglakbay sa buhay na ito nang walang takot. Andiyan, maglalakad tayo in the midst of maybe difficulties, in the midst of sufferings, pero peacefully we will walk life without fear.
Mm-mm. Ganon. Kasi bago natin masasabing you are at peace, yung kasing peacefulness in our heart, bago yun, there must be the presence of Christ in our life. Prior to the peace that we are about to have in our heart, bago yon, kailangan may recognition that God is with us, yung kasama yung natin. Yung awareness din already. Na God is present in our life. So, sabi nga ni Sister Blessing kanina, hindi ka na matatakot kasi alam mo ano, na nandiyan ang Panginoon. Yung nagbibiro nga ako nung kapag kausap ko si Bishop. Kasi it's been months now since nakatira ako dun sa bagong kumbento na ako palang mag-isa. ano, magkapit-bahay kami ng mga sisters. Kapit-bahay kami. So ako palang yung nakatira doon sa bagong kumbento. Sabi ko kay Bishop, maybe Bishop, sometimes I feel that I am alone. But sabi ko, never lonely. Kasi sabi ko, talaga, kanyang ganon. Ganda naman nun, kanyang ganon. Opo, kasi feeling ko may kasama ako doon, kinikilabutan ako. Baka iba na yun, Reverend. Kidding aside, hindi ka matatakot kasi alam mo yung tumawag sa'yo, hindi yan, kayo lang dalawang magkasama. Siguro din, Reverend, at saka Sister Alma, gusto kong ibalik yung phrase, peace be with you. Gusto ko ring ibalik doon sa Typhoon Yolanda victims. Sister. Na after the typhoon, after na ang mga victims naka-experience ng talagang turmoil, hindi lang talagang kumbaga titingnan mo, undescribable yun. Uh-oh. Yung takot, yung trauma, doon talagang maiiyak ka kung napapakinggan mo sila. Mm-mm. Pero, sinabi kanina ni Sister Alma, nagpadala ang Diyos ng mga tumulong. Mm-mm. Friends and foes alike. Mm-mm. Countries. Mm-mm. Tumulong sa atin. Mm-mm. Korea, China, Japan. Germany. USA. Norway. Italy. England. Ang dami-dami. Halos lahat ng bansa nagpadala ng tulong. Mm-mm. And that was God saying, peace be with you. Mm-mm. Diba? That's right. Yes. Oo. So, napaka, palagay ko, para sa, kaya yung mga tao, yung experience na yun actually increased their faith in God. Mm-mm. Kasi, nung ilang araw hindi sila kumakain, Diyos ko, naalala ko, pati family ko walang kinakain. Alam mo, humahagulol talaga ako sa sa yung bang-awa na yung mga mahal mo sa buhay, walang kinakain, walang tirahan, yung ganun. Pero, nung dumating yung mga aid na yon, alam mo, tuwang-tuwa yung mga tao. Mm-mm. Pati yung ikwinikwento ngayon ng mga kapatid ko, tuwang-tuwa sila na in spite of what had happened to them, ne? God was there. Mm-mm. Mm-mm. Tapos, hindi lang natapos doon sa mga relief. Tapos, alam mo yung mga kapatid ko ngayon, hindi naman lahat, pero yung mga kapatid ko, umunlad yung negosyo. Yung dalawa kong kapatid kasi may mga tindahan. Umunlad dito. This is God saying to them, do not be afraid. Peace be with you. Mm-hmm. May panibagong grasyang binibigay ang Diyos. Yun. Doon nga, no, sister, yung doon sa mga presence ng mga tumulong, God multiplied himself, pinadami niya yung sarili niya. Totoo. Ang daming tumulong, ang daming nakita natin. Sabi ko nga, may iniiwan ng Diyos na salita pag nagpapakita siya, peace be with you. Ang pangalawa pang sinabi niya, sabi niya, you are witness. Yes. Saksi kayo sa lahat ng bagay na ito. Diba, sister, yung saksi, malaking ginagampanan yan, kahit nasa husgado. Yes. The judge will rely, kung ano yung nakita ng saksi. Kasi ang saksi, he can retell the story, actually. Pwede niya ikwento yung nakita niya, So that yung judge, pwede niya mapagdugtong-dugtong yung kabuuan ng kwento. Tinawag tayo, sinabi ng Panginoon Jesucristo sa alagad, saksi kayo sa lahat ng mga nangyari sa akin. Siguro it's as if like saying after ng makita, my experience,
ang buhay, ang aking ministry, ang aking pagpapakasakit, ang aking pagkamatay at pagkabuhay. Mm. What will you do now? Mm. Ayan, parang ganun. Yes. Kanina, sister, bago ka mag, bago po i-deliver yung punto nyo, nakikita ko sa inyo habang nagkukwento kayo, no, na naluluhan, naiiyak-iyak pa siya dahil siguro you remembered how you have been saved by that time, no? Yes. Kapag may mga ano tayo, kapag may mga karanasang tayong magaganda, medyo kung paano tayo na naligtas, ano, hindi natin 'yon makalimutan. Ikukwento natin 'yon. We retell it, ano? And then when we are retelling it, nagkakaroon ito ng kahulugan sa mga nakikinig at sa iyo din, of course, when you are telling it. Mm-mm. Nagkakaroon din ng panibagong kahulugan. Lumalalim, ano? Lumalalim. Itong sinabi ng Panginoong Jesucristo, saksi kayo. Para bang sinasabi ng you have seen and you have experienced the salvation. Anong gagawin mo ngayon? Mm-hmm. You have to retell it. Kwento mo. And most especially siguro, you live it out, ano? Yes. Isa buhay ang nakita at naranasan, ano? May gusto ka sabihin kanina, Sister Bless. Kasi ano, parang na-focus doon sa Typhoon Yolanda yung ano ko, yung sharing ko kasi nga parang from the beginning hanggang sa ngayon na sinasabi witness na yung the retelling of the goodness of God. Mm-mm. Kasi sabi nga natin, naniniwala naman tayo, you have to have the experience. As a witness, ang first tawag doon is to have the experience so that you can be a witness. Mm-mm. And that to be a witness is to retell the story. At ito yung kwento na talagang kahit pa ulit-ulit, hindi ka magsasawa. Dahil na experience mo. Yes. Kaya pag, di ba, pag nagbibigay tayo ng patutone, dahil na-experience natin, ito punong-puno ito ng buhay. Ang pagre-retell natin ng story, ne? So, ako kung i-retell ko yung babalik na naman ako, Diyos ko, parang babalik na naman ako doon sa nangyari sa Leyte, ne? Kung makikita mo, the retelling of the goodness of God, ako ngayon, talaga, honestly, wala akong mapagsidlan. Kumbaga, ang lalagyan ko sa thanksgiving sa Panginoon, wala akong enough na lalagyan doon because of the goodness of God. Nangyari yung bagyo na yun, pero makita mo ang talagang pagmamahal ng Diyos sa mga tao doon, walang mapagsidlan yun. Yun ang how I can retell that story of the goodness of God na kahit yung family ko, biniyayaan kahit nawala yung hanap buhay at saka nawala yung livelihood. Mm. So, makikita mo pa rin that God is there. Mm-hmm. And sila mismo, yung mga victims, makikita mo na sila mismo nagre-retell ng story. This was our experience. And this is because of our faith, we were able to be saved. Mm-mm. from the tragedy. And ano ang gagawin nga namin ngayon is to retell the story of the salvation of God. Di ba? Kasi tingnan mo yung isang babae, nagkukwento siya, sabi niya, tinitingnan ko sister yung isang yero, palapit sa akin, sabi niya. Tapos, kasi sira na yung bahay niya. Alam mo saan siya sumut? Doon sa ilalim ng mangga, kahoy, na natumba na siya, doon siya sumut para hindi siya tamaan ng yero. Oo. Tapos parang kinakaskas yung daan ng yero dahil nga talagang ganun ka-powerful yung wind. Tapos, so, she was able to retell it to us. Actually, she was crying. Di ba, Sister Alma, naggawa kami ka ng mga debriefing activities doon. Mm-mm-mm. Pumunta si Sister Alma at si Sister Arsenia. Tapos nagpunta kami sa mga area. And we asked them to retell the story. Mm-mm-mm. Makikita mo talaga gaano kalalim ang pananampalataya ng mga tao. And mind you, the story, their experience will be retold hanggang sa mga apo, sa mga susunod na henerasyon. Okay. Kaya nga, di ba, sa may Philippine history tayo, we cannot forget
yung EDSA Revolution. Yearly we celebrate it, ano, sister. Pero sa ating buhay pananampalataya, may tinatawag din po tayong salvation history. History of salvation. Ano? At we also keep on retelling how we have been saved by God, and we are always retell on about the graciousness of God to us, ano? Mm-hmm. Yung kanyang pagliligtas sa atin at ang kanyang kabutihan sa atin. Kapag when we are a witness, kapag saksi tayo, kinakwento natin, ano? Uh-huh. And also, it must not stop there. We have to isabuhay, ano? Isabuhay kung ano ang nakita at naranasan natin. Nakita natin ang pagmamahal at habag ng Diyos sa atin. And then, siguro ang challenge din sa atin, ikuwento ang pagmamahal at habag ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos sa atin. At most importantly, isabuhay yung pinakita ng Panginoon at pinadama sa atin. Ipadama din siguro sa ating mga... Sa ibang tao. Sa kapwa. Ano? Okay, so alam mo, Reverend Paul, ito yung witnessing na to. Ako para sa akin, ay napakatindi ng word na to. No? Mm-hmm. Sana itong witnessing na ito, hindi lang natin na sinasabi lang. Kailangan na ipapakita din natin sa sarili natin, nagagawa natin kung ano sinasabi natin. Kasi kapag yung ibang tao, lalo na ako bilang isang madre, pag sinabi ko ang kailangan, magganito tayo. Pero kung ako hindi ko nagagawa yun, hindi ko na-apply sa sarili ko. So, walang ano yun, walang halaga. So, kailangan nagsisimula mismo sa ating sarili. Para na sa ganun ay, pag nakita ng ibang tao, talagang maniniwala sila na ako nga ay talagang nagpapapatotoo sa kanyang wagas na pagmamahal. Pagmahal, tama. Oy, talking about witness, ano, sister, malapit ka na yata ang final profession, sister. Pagdasal ano? Mo, Reverend Paul, maging tuloy-tuloy na. Pagdadasal natin yan, you'll be forever a witness to the graciousness and love of God. Yes, ano? Reverend Paul. Napakaganda po ng talakayan natin, sister. Nakakabibig naman. Ang oras. Alam niyo po, napaka-rich po ng talakayan na natin ngayon. Talagang, para bang yung mga kinakwento ninyo ni Sister Alma, ni Sister Bless, para bang talagang nakikita ko because of their expression, ano, naiiyak pa itong si Sister Bless. Until now, she cannot forget what happened to them. And more than the painful experiences that they had, what she can remember really is the love of God, yes. How they have been saved by God. Kaya ano? Siguro, Reverend Paul, yung dala-dala mensahe ni Pope Francis, yung mercy and compassion. Mercy and tama. Tama-tama. Nakaano talaga siya, no? Nakakunat talaga siya. Ako naman ang nakita ko doon nung dumating si Pope Francis sa Leyte. Actually, para sa akin, that was enough. When he said, "What can I say? I cannot say anything, but I'm just here to be with you. That's right. To be present in your suffering." Yes. Napakalalim na, ano. Wala siyang sinabi. I'm here, kanya. Oo, siyang sinabi, pero yung presensya niya, nagdala ito ng kapayapaan sa mga tao. Actually, yung mga tao nag-iiyakan. I think this is what is being, ano, yung described as a witness. Actually, kung minsan we don't have to say anything. Yes. Mm-mm. Only our mere presence, yung presensya natin, pwede na yun. Yung mara, pwede nang sabihin, para bang sinabi na ng Panginoon kay sa mga tao sa Leyte na andyan na yung Pope, peace be with you. Yung ganun ba? Saka napagandang eksena, sister. Yung para bang umulan nun, di ba? Nang malakas. Totoo. Yung eksena yun. Sabi ko, para bang ano ito, napakagandang eksena ito. Umuulan, bumubuhos yung ulan. And the Pope was there. It's like saying, during those events, nandun ang Panginoon. Ano, parang sa pinakita niya mismo kay Pope Francis na ito yung nangyari noon. Saka sa mga tao din na na-realize nila na kahit bumubuhos yung ulan, nandun ang Panginoon through the presence of Pope Francis. Saka imagine, Reverend Paul, talagang hindi man umalis yung mga tao. No? Oo nga, napakagandang ano nga nun, eksena ano, na event. Kaya po, sa mga tagapakinig natin, ay siguro mamaya magbubuod tayo, ano, para we will say some words para sa ating mga tagapakinig. Kaya po, huwag po kayong aalis at ipagpapatuloy po natin ang ating sama-samang pagninilay sa ating pagbabalik dito pa rin sa ating programang Manalig Ka!
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Sa ngalan po ni Father Bong Romano, ito po muli si Reverend Paul Silva. Sister Alma. At si Sister Bless. Bakit hindi na kumpleto? Nahiya na ako. Tumatawa ka, Sister Bless. Darako na po tayo ngayon sa paglalagom tungkol sa ating mga napag-usapan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito, ano, Sister. Yung napag-usapan natin ay dalawang punto, ano, yung presence and witness, ano, presensya ng Panginoon sa ating buhay at ang pagiging saksi, ano, sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Baka may final words kayo, Sister Alma. Yung sa akin siguro yung sana yung maging tunay na daan tayo ng tunay na kapayapaan at maging tunay na halimbawa sa ibang tao na sana yung makita at madama ng ibang tao si Jesus sa ating buhay. Na kung sana talagang tayo ay tunay nagpapatuto na si Jesus ay tunay na buhay na buhay. Wow, ang ganda nun. Amen. Sister, Sister Bless. Ako naman, gusto kong bigyan din naman dito sa umagang ito ang pananampalataya. Na kahit anong na mangyari sa buhay natin, yung maging palagi ang pananampalataya na hindi naman talaga umaalis ang Diyos. Mm-mm. At palaging nandyan siya sa ating buhay. At paano natin mapapanatili ang pananampalataya na yan? Magdadasal tayo. Yung prayer natin na sana lahat tayo matutong magdasal. Alam nyo, mga kaibigan at kay Sister Alma at saka Reverend Paul, ang kailangan ng mundo ngayon, dasal. Malaking misyon ang magdasal sa buong mundo, sa kapayapaan ng buong mundo, at sa mga taong nagdurusa. So, yun, mapapalalim lalo ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagdarasal. Opo. At kung sa ating mga tagapakinig, ano, Sister, lagi ninyong tandaan na kahit ano man ang dumating sa inyong buhay, may tinatawag tayong high points in our life and low points in our sa spirituality din natin, ganun, no, sa ating buhay pananampalataya. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Nandyan lagi sa tabi natin ang Panginoong Jesucristo na muling nabuhay, ano. Sa pagkakataong ito, siguro nais ko ding batiin si Father Bong, no. May gusto ko bang ano, Sister? Father Bong, magpagaling ka at pinagdarasal ka namin, naway biyayaan ka ng magandang kalusugan. Huwag kang mag-alala, Father. Peace be with you. Yes, okay. Tama. Yes. Okay, Father Bong, alam mo, na-miss na kita. Kaya lang, wala ka pala dito dahil may nararamdaman ka. Pero huwag kang mag-alala dahil ang Diyos ay laging nasa iyo. Mm. Peace be with you. Peace be with you, Father Bong. Yan nga po, tama, at pinagdarasal ka namin lagi. Alam namin na ang Panginoon ay hindi ka pabayaan dahil siya naman talaga ang tuwamag sa iyo, Father Bong. Sister, bago po tayo magtapos, ano, gusto ko lang i-advertise yung ating ano, yung musical play sa May 2, ano, okay, yung I Love Pope Francis, the musical. Ito po ay isang musical play na gagawin, i-stage po dito sa ating Constancio Padilla National High School sa May 2, ano, na alas 7 ng gabi. At ang ating pong tickets ay available. Magtanong po kayo sa mga parokya, no, sa parokya ng ating diocese ng San Jose, dahil sila po ay mayroon ding tickets, ano. Mag-inquire na lang po kayo sa mga secretaries ng inyong mga parokya, ano, pong nais niyo pong manood. Ito po yung buhay ni ano, ni Pope Francis, na ginawang musical ng Teatro Kapampangan, mga taga Pampanga ho ang mga gaganap, mga pari ho ng mga Pampanga na gaganap. At saka Reverend, sana tangkilikin ang palabas na ito kasi ay ang malilikom na halaga para sa palabas na ito ay itutustos sa pagtatapos sa construction ng building ng retirement house ng diocese. Ng mga pare, so, ano? Mga kaibigan, suportahan natin ang ating dioceses sa gawain ito. Alam niyo naman na wala namang mga sweldo ang ating mga kaparian at saka wala talagang income katulad ng mga laiko.
So, suportahan natin ito. At nangangailangan talaga ang simbahan, ang dioceses ng San Jose ng inyong tulong. Maraming salamat po. Sister Alma, thank you for your presence no, here. Salamat din, Reverend Paul. Talagang grasya dito na ako'y napadaan dito sa Diyosihan. At kay Sister Bless, thank you so much. Welcome, for sharing Reverend. your stories, your beautiful story, Sister. Alam mo, kanina talaga, habang kinakwenta mo yun, ayak talaga. Ayak na rin, Reverend Paul. Maraming salamat po sa ating panauhin at maraming salamat din kay Father Bong na binigyan ka ako ng pagkakataon para i-substitute po siya no ngayon sa programang Manalig Ka. Atin pong tapusin ang ating programa ngayon sa araw na ito sa isang panalangin. Okay, tayo po ngayon ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, muli kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong wagas na pagmamahal na iyong binibigay sa amin. At sa oras na ito, naway patuloy na ikaw ang maghari sa aming buhay. At sa anay sa aming patuloy na pagninilay ay makita at tunay naming madama ang iyong wagas na presensya. At ito nawa sana ay maging daan upang makita ng karamihan na ikaw nga ay tunay na buhay na buhay. At ang kapayapaan ito ay kapayapaan na nagmumula sa aming isipan at puso. Naway Panginoon ay panalangin din po namin ang mga nakikinig ng Radyo Maria, lalong-lalo na po dito sa Manalig Ka. Sana'y patuloy na manalig ang mga taong nananampalataya sa Kanya, nang sa ganun ay mabigyan diin ang kanilang mga katanungan sa kabila ng mga paghihirap nila sa buhay. Naway Panginoon ay maging daan din ito, nang sa ganun ay maging tunay na halimbawa din kami sa iba, lalong-lalo na sa mga taong higit na nakakalimot sa iyo. Ang lahat pong ito ay amin pong idinadalangin sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at muli po nating pakinggan at tunghayan ng ating programang Manalig Ka sa susunod na linggo. Ito pong muli si Reverend Paul Silva. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At ako naman po, Sister Alma D sa Panto OP. Salamat po sa inyong pagbati dito sa ating pong programang Manalig Ka. At ako naman, si Sister Bless at maraming salamat sa tagapakinig ng Radyo ng Bayan San Jose at Radyo ng Bayan Gimba. Isang pangarap.